Kung sila pinapidihan na wala sa kanila yan, then I'm taking their word na wala sa kanila yan, non-existent sa kanila yan. Pero kung sinabi nila na hindi totoo yung papel na yan, I would disagree. Totoo yung papel na yun, na existent talaga yun. Pero ako naman, pag sinabi ni Director Lasso na non-existent yung papel doon sa records nila, well, I think it's for it. Dahil pinapakita naman na yung kanilang mga file, wala talaga daw yan doon, wala daw doon. Pero pag sinabi niya na non-existent yung file na yan, I would disagree dahil nakikita ko very authentic yung papel kahit na ang nakita natin ay walang no, yung soft copy lang. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito, dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yon, at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan, at sasakyan nung team leader ni personal vehicle nung team leader ni Morales. So klaro kayo, aside from that, nakikita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung soft copy na yon, kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential, nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A, yung markings ng butas ng pansir, yung magbutas ng pansir para ipasok mo sa pasener yung dokumento, yung papel, may mga butas. Ibig sabihin, old files ito. Somebody's keeping these old files. Kung sinabi ng PDEA na wala sa kanila yan, then I'm taking their word na wala sa kanila yan, non-existent sa kanila yan. Pero kung sinabi nila na hindi totoo yung papel na yan, I would disagree. Totoo yung papel na yun, na existent talaga yun. Pero kung sino ang may hawak ng papel na yan prior to its divulging to the social media, that remains to be uncovered by our investigation.